Ito ang bayan ng Doña Remedios Trinidad o mas kilala sa tawag na DRT sa lalawigan ng Bulacan. Ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Bulacan na sumasakop sa halos 1/3 na kabuuang kalupaan ng lalawigan. Ang munisipalidad ng Doña Remedios Trinidad ay ipinangalan bilang parangal kay Doña Remedios T. Romualdez, ina ng Nooy Unang Ginang Imelda Romualdez Marcos na isang Bulakenya mula sa bayan ng Baliwag. Ang DRT ay biniyayaan ng mga likas na yaman tulad ng mga ilog, waterfalls, kagubatan at malawak na kabundukan ng Sierra Madre. Binansagan din ang bayang ito na the last frontier of Bulacan dahil sa likas na ganda ng kapaligiran nito. Kaya naman sikat itong destinasyon para sa mga naghahanap ng adventure. Kaya sa bidyong ito ay magmumotor tayo sa loob ng kagubatan ng Sierra Madre Mountain Range upang ibahagi sa inyo ang likas na ganda ng Doña Remedios Trinidad. Ang ganda ng lugar na to, lawak. Nakaka-relax. Woo! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli tayo sa ating panibagong motorcycle adventure dito po sa bayan ng DRT sa probinsya po ng Bulacan. Kahapon po ay naibahagi ko sa inyo ang ganda ng magiging kalsadahan mula sa Doña Remedios Trinidad hanggang Dinggalan. Dito tayo nagsimulang mag-intro dahil tinan nyo naman yung likod natin para tayong nasa Cordillera. Dahil dito sa spot na to, makakakita kayo ng mini rice terraces. Marami din kayong madadaanan dito na ganyang klasing mga kabukiran na animoy para ka nasa Cordillera dahil nga po hagdan-hagdan pala yan ang makikita nyo rito. Kasabay ng mga nagaganda kabundukan ng Sierra Madre Range. Yan yung mga tanawin na ma-enjoy nyo dito sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Kaya sama po kayong muli sa ating panibagong motorcycle adventure dito po sa bayan ng DRT at muling pagbabahagi sa inyo ng ganda ng aking probinsya, Bulacan. Okay, dito na tayo sa Sitio Tubigan. Right turn tayo dito. Yan, meron naman kayo mababasa rito na nakasulat, Sitio Tubigan. Hindi rin pauhuli ang bayan ng DRT pagdating sa magagandang tanawin. Mga kurbadang kalsada, kagaya nitong dadaanan natin, no? Oo. Para tayong nasa rehiyon ng Cordillera. Sobrang bilog na bilog to. Kurbada tapos matarik. Pati yung pinaka palusong o matarik din. Ganda ng kalikasan dito. Tingin nyo naman guys, oh. Ingat lang po tayo sa pagdaan dito dahil talagang matarik yung mga kalsada na babaybay ninyo. Wow.
Arali lang tayo sa preno. So ito nga palang daan na dinadaanan natin ngayon, ito yung papunta sa Talon ni Eva. So paano makarating ng Talon ni Eva? Kailangan nyo mag-trekking. At ang destination po natin ngayon, papunta po tayo ng Talon Pari, isang waterfalls na kilala po dito sa DRT. Pero ibang ruta yung dadaanan natin dito po sa Sitio Tubigan. Kasamahan tayo ng kaibigan natin na si Paring Dex. Sementado na din pala yung kalsada ngayon dito sa papunta sa Talon ni Eva. Ah, ito na pala ngayon yung pinaka information desk dito sa Talon ni Eva. Dati kasi doon sa Bandaron, at sa mga gustong magpunta ng Talon ni Eva at makita yung isa sa pinakamagandang waterfalls dito sa DRT. Sa mga gustong makita kung gaano kaganda ang Talon ni Eva, yan, uploaded na po yan sa mga videos natin na sa ano po, unang vlog natin sa DRT. First time ako makakadaan dito sa ruta na pupuntahan natin. Sabi ni Paring Dex, rough road daw. May ilog dyan. O sige, tara, puntahan natin. So bago tayo pumunta rito sa daan na to, patungo dun sa pupuntahan natin, sabi ni Paring Dexter, meron daw ilog dito. Rough road, mabato, pero subukan nating bumaba para makita natin yung sinasabi niya na ilog. Trick. Oop. Wala ba na naman sila kabay? Yeah. Ito yung mga gustong-gusto nating adventure. Yung dumadaan tayo sa mga ganitong rough road, tapos ganito kagandang tanaw nyo nakikita natin. Mas ramdam na ramdam mo yung adventure. Ah, ito rin pala yung daan na dinaanan natin nung nag-trekking tayo papunta sa Talon ni Eva. Yung unang tawid ilog natin. Bisitahin lang ulit natin. Okay, ito na yung ilog. Wow. Ito yung ilog na sinasabi ni Paring Dex. At yan, kita nyo, ang ganda rin. Dito yung matatagpuan sa Sitio Tubigan. Pwede rin kayong maligo dito habang pinamamasdan yung magandang tanawin. Pagkatapos po namin maipakita sa inyo yung ilog, kailangan na nating bumalik dun sa kabilang daan. Malupit na daan yung dadaanan natin dahil malulubak, uphill, downhill. Pero sa kabila nun, magandang tanawin naman po ang maipapakita ko sa inyo.
So ito yung isang ruta papunta doon sa waterfalls. Okay, ahon ulit. Ang daming sagingan dun sa kabunduukan, no? Private property, no trespassing. Napakakapal na sagingan ito. Matarik to, paunahin muna natin si Parindex. Yan. Okay, let's go. Oo. Yeah. Kapag nasemento yung daan na to, okay din mag road trip dito. Yeah. Lalim ng lubak. Oh. Yun. Mataas ulit. Let's go uphill. Ooh. Kaya mo yan, lakbay. Taas na. May mas mataas pa daw. Masusubukan na naman ang lakas ni lakbay dito sa daan na dinadaan na natin. Ang kagandahan po ay meron ng pwedeng daanan sa mga ganitong klaseng mountain pass kahit lubakan. Pwede naman tayong makatawid gamit ang motor or 4x4 na sasakyan. And siguro sa mga susunod na taon, makakadaan ulit tayo dito na sementado na yung lugar na to. At siguradong isa din ito sa kikililani na magandang mountain pass dito sa DRT. Uy. Wow, wow, wow. Yeah. Kahit ganito yung dinadaan na natin, malubak na downhill, uphill, ma-enjoy ninyo yung sariwang hangin dito. Amoy dahon, amoy puno. Nakaka-relax. Pagkatapos na ang mahabang lubakan, uphill, downhill, yan, may dadaanan tayo na sementado na. So, posible na sa mga susunod na taon ay magdudugtong yung sementadong kalsada doon sa dinaanan natin na lubakan. Makikita ninyo yung payak na buhay, yung mga bata, oh. Ah, ito yung pinaka-school dito sa Kalumpit Elementary School sa Barangay Kalawakan. So, andito na tayo sa sitio Kalumpit, Barangay Kalawakan. Ito yung pinaka-elementary school dito.
Maayos na kalsada na ulit yung dinadaanan natin, kahit downhill, uphill, okay lang kasi sementado na. Okay, rough road ulit. Kakaunti pa lang yung sementadong kalsada. Ay. Pero marami na kayong makikita na kabahayan dito sa sitio kalumpit ng Barangay Kalawakan DRT. Maliit na na daan to ah. Ito na yata yung sinasabi ni Paring Dex na malupit na lubakan na dadaan na natin, uphill, downhill. Tapos meron tayong river crossing na gagawin. Ito na yung river crossing. Ito na yung river crossing. Meron pa to sa dulo. Ah, bukod dito, meron pa. So ito yung pinakaunang ilog na tatawirin natin sa ginagawa nating motorcycle adventure dito sa DRT. Pagkatapos ng mga lubakan, hindi napunta tayo sa kaunting sementong kalsada. At ngayon, ito na, river crossing na tayo. Okay, let's go! Mauna na si Paring Dex. Tumawid. Ingat! Pinauna natin si Paring Dex para masundan natin yung dinaanan niya kasi baka mapunta tayo dun sa malalim. Okay, let's go, river crossing! Go lakbay! Kailangan hindi bubaba ang ating sapatos, kaso bubaba ni sapatos natin, nabasa! Napaka-solid nun! Okay, nakatawid na tayo! Pagkatapos nating dumaan doon sa ilog, dadaan tayo sa isang daan na maliit na to. Tingnan natin kung gaano katarik at kalubak itong daan na to. Teka, i-off ko muna yung ating traction control para hindi umiikot yung gulong natin pagka ganito katataas yung mga daan na dinadaanan natin pagka mababa to. Kapag kasi naka-on ang traction control, kapag ganitong mga lubak, umiikot-ikot lang yung gulong natin. Putik. Lalim nung huway sa gitna. Pang enduro na yung dinadaan na natin na to ah. Mas
Basta wag lang sa side yung ilalim nilakbay, wala tayong magiging problema. Yeah. Pataas na to, no? Pataas na makited? Sige, bira. Kaya? Kakayanin. Yeah. Parali lang tayo, talagang delikado na yung part na to. Ay, mataas na to. Go lakbay. Umaamoy na ipanggilid natin. Umahamoy na ipang gilid ko. Oh. Woo. Ay. Lakas ng usok. Pahinga muna tayo dito at umusok yung panggilid natin. Umamoy talaga. Matarik at malalaki yung mga lubak. Mga hukay na dinaan na natin. Pahinga muna natin sa lakbay. Okay, motor na ulit tayo. Pinagpahinga ko lang yung motor natin at umusok na kamo yung panggilid. Sana matagpos natin yung daan na to na hindi tayo masisiraan. Gubat na ito. Matarik na pababa. Ang ganda naman dito. Makikita mo yung mga damo. Oh. Carabao grass yata ito. Daming bato na malalaki, oh. Ito yung malalaking bato. Huwag sana sumayad yung ilalim ni lakbay. Yun.
Okay. Ginagawa ko tong adventure na to dahil gusto ko ding malaman kung hanggang saan ang kaya ng motor natin. Up. Itong dinadaanan natin, ito eh kumbaga nilalakaran na ng tao at mga enduro na motor. Basic na basic dito. Uy, mataas na naman. Ito, merong open area dito. Wow! Woo! Ganda lang tanawin! Wow, napakalupit na ang kaligasan dito. Matatanaw ninyo yung mga kabundukan na maikukumpara natin sa New Zealand. Ganun yung datingan. Mga rolling hills. Tapos napapalibutan ng maraming talahib. Yan, makikita nyo, maayos yung daan dito. Ay, ganda ng DRT talaga. Sulit na sulit yung pagod na ginagawa natin. Yung mga daan, yung mga uphill, downhill na malulubak. Kapag nakikita nyo na yung ganitong kagandang tanawin. Grabe. Ganda. Ang ganda talaga ng damo na to. Yung makikita ninyo yung pinakagunuhitan nung motor na dumaan dito. Tapos ang kapal ng ano, damo, berding berde. Masarap din ma-experience na magmotor sa loob ng kagubatan. Delikado lang, pero kapag ka ito ang puso mo, adventure, talagang mag-enjoy ka. Sa kapanood ko kay Itchy Boots, kung kalala nyo po si Itchy Boots, yung babae na taga-ibang bansa na ganito yung content niya, pinupuntahan niya yung mga ganitong klaseng lugar at nagmumotor lang siya. May inspire ka rin na gawin yung ganitong content. Yung dalin mo sa kabundukan yung motor mo. Kahit scooter lang yung motor natin. Talagang lakas ng loob lang ang baon natin para matagpos natin itong pinaka-trail hanggang makalabas tayo ng Talon, pare. Okay, let's go! Woo! Sarap magmotor! Okay, babato ulit. Let's go, lakbay. Ito lang talaga yung nagpapahirap sa atin, yung mga bato na tipak-tipak. Dahil dumudulas yung gulong. At kung matatapat pa na matarik yung daan, talagang delikado.
Wow! Meron na naman tayong magandang spot na dadaanan dito. Hinto muna tayo. Ang ganda ng Carabao Grass dito. Ito yung pwesto rito na kung mahilig kayo sa mga outdoor adventure, yung magka-camping kayo, ito magandang pwesto, patag. Tapos nababalutan ng berde na mga damo, Carabao Grass siya tatawag dito. At napapalibutan kayo ng magandang tanawin dito. Napaka-solid ng pwesto na to, nakaka-relax. So tatambay muna kami pansamantala, magpapahinga. Dahil nakakapagod yung ginawa natin na adventure. Ganda nung lugar na to, lawak. Kakarelax. Woo! Okay, dadaan ulit tayo sa Lubakan, Batuhan. Pero malapit na tayo, makatagos sa Talon Pari. Konting hirap na lang at makakalabas na tayo sa magandang kalsadahan ng Barangay Kalawakan dito sa DRT. Okay, ito na yung last na river crossing na gagawin natin. Kailangan hindi bumaba yung paa natin. Hindi tayo mabasa. Alright. Kung kailan malapit na tayong makatagos sa Talon Pari. Ay, ito na yung mga bato na mahirap daanan. Konting hirap na lang. Tulak, tulak! Nalubog yung ano natin, yung bulong. Tulak ako pare. 1, 2, 3, go! Ito yung mahirap dito sa daan. Yung mga bato na madudulas. Kasi dinadaan na ng tubig to. Sige pare. Gagapang. Gagapang. Woo! Kaya mo yan, lakbay. Konti na lang. Woo! Ay, grabe yun. Woo! Grabe. Ayos na ayos yung pahinga na ginawa namin doon sa magandang tanawin. Dahil dito sa malapit na tayong makatagos sa Talon Pari, eh mas grabe pala yung ano dito, yung trail.
Konti na lang. Ay, sa wakas nadali din. Eto na yung kalsada, natatagusin natin at sa wakas nakalabas din tayo. Ayan, nasilip na po natin ulit yung kalsada dito. Pag ito diniretso natin, papunta na yan sa mismong pinaka proper ng Barangay Kalawakan. Pero kakanan tayo para makatagos tayo ng Talon Pari. Right turn tayo dito. Ay! Sarado? Siguro baka yung inaayos pa ulit. Yun lang. Wait, punta natin yung pinaka tarpaulin. At sa kasamaang palad, sarado yung pupuntahan natin na Talon Pari. Ito yung pinakapapasok dun sa mismong pinaka falls. At nakasulat dito, temporary close. Siguro sa ibang pagkakataon, pwede nating balikan tong falls na to para masilip natin at maipakita sa inyo. Ito po yung itsura ng Talon Pari na agitan natin sa tarpaulin. Mababa lang siya na waterfalls. At yun, maganda yung paliguan niya, maganda yung kulay ng tubig. Okay, so dediretsuhin na natin yung kalsadang to hanggang makalabas tayo sa mismong pinaka Barangay Kalawakan proper. Yun, isang nakakapagod at matagumpay naman po na adventure ang ating nagawa kahit na hindi natin napuntahan ang Talon Pari. Isang karangalan po para sa akin na ako mismo na isang Bulakenyo ay maibahagi ko po sa inyo kung gaano kaganda ang Doña Remedios Trinidad dito po sa probinsya ng Bulacan. Nakakapagod yung daan na dinaanan natin, ginamit nating pang trail yung scooter natin, yung ating ADV 160 na silakbay. Pero yun, buti na lang po at na-survive natin. Nakatagos tayo hanggang marating natin ang kalsadahan dito po sa Barangay Kalawakan. Bago natin tapusin ang ating motorcycle adventure dito po sa DRTI, mag-shoutout muna tayo sa ating mga subscribers and followers. Shoutout po kay Loreto Nanding Gutierrez. Yan. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din kay John Cunanan. Yan, maraming salamat. Shoutout din kay Bench Yambot. Shoutout kay Lily Uno. Shoutout din kay Joey Mar de los Santos. Shoutout din sa ating masugid na tagasabaybay, si Sir Eman Fernando ng kay Serbico, kung saan doon natin kinuha si Lakbay. Maraming salamat po. Shoutout kay Ariel Reyes Insilio. Shoutout din kay Nelson Candabona Jr. Shoutout daw sa Candabona family. Shoutout kay Mar Benaid. Shoutout din kay Clarence Racoma. Shoutout kay Kabong TV Official. Shoutout din kay Cesar Munansilio. Shoutout kay Rolly TV Motovlog. And shoutout din po kay Vanji Velasco. Shoutout din kay Field Adventure. Yun, marami pa tayong shoutout at susunod na mga motorcycle adventure natin. Abangan nyo po yan. Bilang pasasalamat po sa patuloy na suporta na ginagawa nyo sa ating ginagawang motorcycle adventure. Kaya po muli, maraming salamat. At lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Bye-bye. Yahoo! Yeah, boy! Alright!